Ika-apat, tuwing araw ng Linggo, kami ay nagsisimba. Dito ay gagamit tayo ng tuldok. Yan, kasi siya ay nagsasalaysay o nagbabahagi lamang. Ika-lima, yehey, mamamasyal kami sa rainforest sa Sabado. Dito, sa salitang yehey ay makikita natin na mayroong masidhing ekspresyon na inilabas. Ayan, kung saan siya ay nasasabik. Kaya lalagyan natin siya ng tandang padamdam at ang kasunod na pangungusap ay siyang naglalahad ng pagsasalaysay. Kaya ito ay lalagyan natin ng tuldok. Hulaan mo, anong bagay ang makikita sa loob o labas ng bahay na kapag nawalan ng liwanag, ito ay pundido. Ito ang isang palaisipan ni Super K Plus para sa inyong mga bata. Ayan, so dito ating huhulaan dahil tapos na tayo makapagbalik-aral at nagawa na natin ang mga paunang pagsubok. Anong bagay ang makikita sa loob o labas ng bahay na kapag nawalan ng liwanag, ito ay pundido. Ayan. So, dito, may isip natin na ito ay isang bumbilya. Ayan. Dahil nga, diba, kapag namatay ang bumbilya, ito ay maaaring pundido. Ayan. Alam nyo ba ang kwento na si Dindo pundido? Ayan. So, ngayon ay babasahin natin ang isang pabula na likha at saguhit at kwento ni Jomike Tejido. Para sa buod nito, sa magkakapatid na alitap-tap, tanging si Dindo lang ang pundido. Ngunit sa gitna ng panunuya sa kanya, patutunayan ni Dindo na wala sa taglay na ilaw ang tunay na ningning ng isang alitap-tap. Ang alitap-tap ay firefly sa Ingles, kung saan ito yung nakikita natin sa mga damuhan o sa kagubatan tuwing gabi na siyang kumikinang o kumukuti-kutitap sa mga damuhan. Ayan. So, para ito yung mga lumilipad na bumbilya. Kumbaga, sila ay uri ng insekto. Ayan. So, dito makikita niyo sa larawan si Jomike Tejido. Sino nga ba si Jomike Tejido? Ayan. So, para bigyan natin ng appreciation yung gumawa ng kwento ngayon, siya ay isang arkitekto at tanyag na manunulat at mangguguhit ng mahigit 50 mga pambatang aklat. So, kilalang kilala si Jomike Tejido bilang sa kanyang mga ilustrasyon, sa kanyang mga guhit at kwentong pambata. Ayan. So, dito ang pamagat ay si Dindo Pundido ni Jomike Tejido at ating babasahin at kayo'y dapat makinig sa aking babasahin. Tuwing sasapit ang dilim, nabubuhay ang kagandahan ng hardin sa kislap ng mga litap-tap. Sa kanilang marikit at munting mundo, sikat ang mga anak ni na Don Fuego at Doña Luz. So, dito pa lamang, sa unang bahagi pa lamang ay makikita na natin ang introduction na pamilya ng mga magulang ni Alitap-Tap ni Nadindo. Ayan, so dito nasabi natin na si Don Fuego at Doña Luz ang siyang mga magulang ng mga pinakatanyag o pinakasikat na mga Alitap-Tap sa kanilang kaharian, sa kanilang munting mundo. Ayan. Ang panganay na si Silaw ay may ilaw na ubod ng lakas. Parang flashlight naman ang diretsyong ilaw ni Sinag. Sari-sari naman ang kulay ng kislap ni Kutitap. Kung saan dito sa ating bahaging ito ay napakilala ang tatlo sa mga pinakatanyag na anak ni na Don Fuego at Doña Luz. Ang panganay raw si Silaw dahil sa ubod na lakas ng kanyang ilaw. Tapos yung mala-flashlight na ilaw ni Sinag at sari-sari naman ang Kutitap ng ilaw ni Kutitap. Ayan. So, nakita natin yung tatlong magkakapatid. Ngunit, nagpulong ang lahat at nag-abang sa pagsilang. Sino kaya ang inaabangan na upang mabuksan ang kanyang itlog? Ngunit, nagulat sila sa lumabas sa itlog, isang alitap-tap na walang kislap. So, dito, kabaligtaran ng kanilang mga katangian ang nakitaan sa kanilang bunsong alitap-tap. Ayan. Walang kailaw-ilaw.
Tatawagin ko siyang Dindo. Pahayag naman ni Don Fuego na kanyang ama. Si Dindo Pundido, ha ha ha, ang tukso ni Kutitap. Diba? Yan, si Kutitap yung merong makikislap na mga ilaw. Kaya, si Kutitap, ang unang nanukso na si Dindo ay Pundido. Paglaki ni Dindo ay labis niyang kinahiya ang pagka-Pundido. Kasi siya lamang ang naiiba sa kanilang munting mundo. Paano kaya mahanap ang aking kislap? Bulong ni Dindo sa kanyang sarili. Siya ay nagkakaroon na ng pag-aalinlangan sa kanyang sarili dahil siya ay lumalaking wala pa ring liwanag sa kanyang buntot. Nang makalayo si Dindo, bigla niyang narinig ang matinis na sigaw ni Kutitap na saklolo, kung saan ay si Kutitap ay mahihinuhang nasa panganib. Nagulat ang mga nagtatagong alitap-tap nang lumapit si Dindo sa bote. Papel lang ang takip ng bote kaya tinadyakan niya ito, hinila, binatak at sinipa. Mahihinuhan natin na may isang bata na nanguhuli ng isang alitap-tap at nasama sa kanyang hinuli ang mga kapatid ni Dindo. Kaya agad niya itong narinig dahil papel lamang ang takip nito, ay agad nang nakapag-responde si Dindo at agad niyang binuksan sa pamagitan ng pagtatadyak, paghihila, pagbabatak at pagsisipa-sipa ng mga papel hanggang sa ito ay mabutas at makawala ang kanyang mga kapatid at ang iba pang mga kutitap. Alitap-tap. Ayan. Isa-isang nakalayang mga kapatid ni Dindo. Pinalibutan niya ng kanyang mga kapatid si Dindo. Tuwang-tuwa at medyo nagigilty na si Kutitap nang inaasar niyang si Dindo ay Pundido. Ayan. Maraming salamat, Dindo. Wika nila. Patawarin mo kami sa pagmamaliit naming sa iyo. Espesyal kang talaga. So, dito nakabawi at napatunayan ni Dindo na hindi hadlang ang pagiging Pundido upang makatulong sa kapwa, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid na siya pang unang nangungutya sa kanya nang malaman na siya ay isang alitap-tap na Pundido. Unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Kung kayo ay mabuting nakikinig ay alam na ninyo ang ating pamagat dahil mababasa sa bawat paglipat ng ating slides ang pamagat tsaka kanina pa natin ito binabanggit at ito nga ay si Dindo Pundido. Sino sina Don Fuego at Doña Luz? Nabanggit sa ating unang bahagi na sina Don Fuego at Doña Luz ang siyang mga nanay at ang siyang nanay at tatay o mga magulang ni Dindo. Ayan, sila ang mga sikat na mga magulang ni Nasilaw, Sinag, Kutitap, Dindo at marami pang mga alitap-tap. Ikatlo, sino ang panganay na kapatid ni Dindo na may ilaw na ubod ng lakas? Ito ay si Kuya Silaw. Ayan. Ang lahat ng mga alitap-tap na mga kapatid niya ay mga lalaki.